Okay, magandang araw sa inyong lahat mga boss. So, siyempre, panibagong project na naman tayo mga boss, ano, Ibesiha, Aliaga. So, ang project natin doon, ceiling. Tapos, iwan na lang natin kung ano pa yung ipapadagdag nila. So, ayun mga boss, so, pakita ko na rin yung bonsai ko kasi may nag-request sa akin na gusto daw niya makita yung mga bonsai ko. So, bago tayo puntang Ibesiha, ipakita ko muna. So, hindi pa naman finish yung mga bonsai ko. Okay. So, ayan sa mga boss. Okay, pasilip ko lang. So, ayan. So, ito, bantigi. Tapos, ito yung pinging. Pinging. Okay, so, may bati-bata yung klaseng puno dyan mga boss. Ito, windsweet. Yan. Okay. So, yan lang muna mga boss. So, hindi pa naman ano, finish itong mga bonsai ko. So, pinakita ko lang sa inyo kung ano itsura niya. Okay, siningit ko lang dito sa video. So, ayan, tara. Punta na tayo dun sa Ibesiha. So, bagong lahat, yung mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, subscribe na kayo mga boss. So, paka-like na rin yung videos natin. So, parang ahuan nyo na. So, ayan. So, siyempre, may kasama na rin natin yung mga taga Antipolo. So, ayan sila. Sila yung gagawa dun sa Ibesiha. Si Ton, yung grupo ni Ton. Okay, so, andito na rin yung mga gamit natin. Okay, let's go! Bag na aldaw kada kayo amin mga boss. Andito naman tapo tayo sa mga sa bago nating project sa balang bayan ng Aliaga. Barangay. Obo. Obo. Katawan na. Diya. Okay, yun mga boss. So naiya si Chinito na magsalita. So nakita niyo naman kanina mga boss. So naiya siya. So, andito tayo sa barangay Aliaga, ay sa barangay Pantog, Aliaga, Ibesiha. So, ayan, so nagbiyahe tayo kanina, so nakita niyo naman yung daan natin. So, Ibesiha, tapos Aliaga. So, ayan, dito na rin yung mga sasakyan natin. Ayan, no, si Sander, tapos yung sasakyan ni Ton. Okay, so ito yung bahay na gagawin natin mga boss. So, ayan siya. So, makikita niyo diyan sa screen, ayan oh. So, maliit lang itong project natin mga boss. So, ang project natin dito, ceiling, tapos partition. So, pag-iusapan pa namin yung ibang gagawin dito mga boss. Okay, so bungalow house lang siya mga boss. So, ayan. So, pasok tayo. So dito, may kisame na rito. So hard reflex yung ginamit nila rito. Tapos gumamit din sila ng kahoy na kornisa. So sabi ni Madam, masilyanda lang daw namin nito. Tapos lagyan namin ng kornisa namin. So yung mga titinda namin kornisa. So marami yun sa Maclagondia Cornices. So bago tayo magpatuloy, inaayahan ko po kayo na isubscribe itong channel natin. So tapos i-like na rin para makatulong na rin kayo sa amin mga boss. So dito, nagsisimula ngayon pa lang kami nagsisimula. Nagsisimula mga boss. So katatapos lang namin kumain. So alas 2 na yata. So dito yung pinakasalas niya. Tapos dining, tapos kusina. So may 3D model po akong ginawa dyan. So makikita nyo dyan sa screen. So ayan siya. So hindi po kasado yung paa sa 3D model natin. Okay, so yan, makikita nyo dyan sa screen. Okay, so ganyan ang magiging itsura niya pag natapos mga boss. Sana ganyan maging itsura niya. Okay, so andito yung mga kasama natin taga Antipolo.
Antipolo. Yung tip ni Tonyo. So, simple lang naman yung ginawa nating design dito mga boss. So, karaniwan, top design lang yung nakita nyo sa screen. So, double cob light dito, tapos dito, cob light, tapos may kanal. Tapos dito, flat na siya. Tapos meron tayong nilagay na bar counter dito na maliit. So, yun na yung lagi natin ginagawa sa mga project natin. So, yan mga boss. Siyempre dito sa CR, flat na lang ang gagawin natin dito na kisame. So hindi na natin papasukin yan. So punta na tayo dito sa room 1. Dito sa room 1, so cob design lang yung gagawin natin dito mga boss. Okay, so simple lang. So dito rin sa room 2, cob design din yung ilalagay natin dito. So pares lang sila nung design na ilalagay natin dito mga boss. Tapos dito, nakikita nyo, so andito na yung dragger na na hindi pa sikat. So, mga boss, sana subscribe na kayo mga boss sa channel natin. So malaking tulong po yan sa amin. Siyempre, pakishare na rin itong video natin para makatulong tayo sa iba. Okay, punta natin si Master Sinito, yung nag-intro kanina. Kaya lang biglang pumasok yung hiya niya. Nahiya siya kagad. So andito siya na so sobrang hiya niya, natulog na siya rito sa may lamesa. So sino pa pakamustan mo sa abroad? Wala. Misis ko. Misis ko pala. Yan. Saan ano ka ba? Sabi mo? Get well soon. Ingat ka lagi. Tapos ano pa? Saka na lang yung nasabi mo. Yung I love you, wala. Saka na lang, ha? So, yan mga boss. So, alam niyang nanonood lagi si misis niya dito sa vlog natin. So, kaya lagi ko siyang sinasama sa mga project natin. So, saan na rin siguro yung didiscard dito sa cabinet natin mga boss. Yun, saan? Sa Kinito. Okay, so abangan natin yung gawa niya. Okay, so sa ngayon, yan muna yung pwede natin may pakita. Siyempre, babalikan natin yan sa susunod na araw. Okay? Okay, magandang araw sa inyong lahat mga boss. So, ayan, medyo matagal tayong nakabalik dito. So, pang 2 weeks na nila ang araw ito mga boss. Itong project natin dito sa Aliaga. So, ang project natin dito, ceiling lang. Ngayon, nadagdagan ng pati pintura na ng bahay. Tapos, siyempre, pati mga ilaw, kornisa. So, yan na yung mga gagawin natin dito mga boss. So, i-update lang natin mga boss, mabilisan lang para hindi na tayo magtagal. Okay? Okay, so dito, nalagyan na ng kornisa. So, may ano na to dati. May kisame na to. So, nilagyan na lang naman ng kornisa. Tapos, hindi na pilihan na. Siyempre, pati pintura niyan, malalagyan na rin pagka tapos. So, rito, naka-tubo-coblet na tayo mga boss. So, yung design na ginawa natin dito sa may talas. Tapos meron tayong partition na lagay ng TV. Tapos may mga estante na rin siya. Okay, so gypsum board lang yan mga boss. So gypsum board tapos metal paring, wall angle yung ginawa natin dito. Parang sa ceiling lang din. Tapos talagyan pa natin ng corner bridge yan para sa mga kantuhan niya. So meron pa tayong lalagay dito na lagay ng TV. So may square pa tayong ilalagay dyan. So nakasukat yun sa TV na ilalagay natin. So dito sa cob light ay sa dining, so naka cob light siya. So may cob light siya, tapos naglagay rin ako ng kanal dito sa may gilid niya palibot. So may pin light din ako ilalagay dyan sa so, mga boss. Tapos dito may drop light ako ilalagay dito sa may bar. Tapos siyempre strip light din. Tapos itong kitchen pala, ito rin yung isang magiging trabaho natin dito. So alisin na lahat natin yan, tapos yung modular cabinet na natin. Tapos maglalagay pa tayo rito ng para sa bar counter niya. Tapos doon sa may CR nila doon, so hindi ko na ipapakita kasi plain lang naman yung kisame doon. So yun lang naman ang gagawin doon, so hindi na tayo pupunta doon. So dito tayo sa mga kwarto. So sa mga kwarto, simpleng cob design lang.
So yung mga karaniwang ginagawa natin, sumalit lang naman itong kwarto. Oh, okay lang naman. Tapos paglagay tayo ng kornisa. So ayan yung kornisa nilagay natin dito. Okay. So doon sa salas, iba rin yung kornisa na nilagay natin doon. So dito yung model na kornisa nilagay natin dito, yung MC tapos yung 45. Dito sa salas, yung 85 na model tapos yung 45. So dito sa kabilang kwarto, ganoon din, MC tapos yung 45. So kung decent yung mga boss. So yan, meron tayong tinda niya sa Maclagonilla Cornices. So makikita niya sa screen yung tinda natin cornisa para sa Algib Sumpod or Harriplex. Okay, PM lang po kayo din mga boss. So hindi ko nahahabaan itong video mga boss, kasi babalik din ako pa, bukas dito para i-update ulit. Kasi hihatid ko yung isang kasama natin, si Master Chinito, para sa cabinet. Okay. Pag-trablo na. Okay, magandang umaga mga boss. Papunta naman po tayo sa isang project natin sa Aliaga. Ito mga boss, nagka-counterflow na naman kami. Hindi naman ano, counterflow, walang counterflow. So ayun, Silex po tayo mga boss. So magandang araw po sa inyong lahat mga boss. So i-update lang po natin yung project natin sa Aliaga. So nakatapos na yung ceiling, tapos yung partition. So ang susunod na gagawin natin ngayon, so yung cabinet. So kitchen cabinet mga boss. So ang didiscarte ngayon dyan si Master Chinito. So ayan si Master Chinito mga boss. So yung cabinet maker natin ng modular cabinet. Okay, so andito na tayo sa Aliaga. So bagong lahat, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel. Siyempre paki-like na rin po mga boss. Parang awa nyo na kasi wala na eh. So matagal-tagal na rin ako hindi lang upload mga boss. So medyo busy lang, medyo nagka-problema lang gawin kasi kami ng konti sa amin, pero hindi dito sa channel. So siyempre sa sarili nating buhay, siyempre may mga merong mga problema na kailangan ayusin. So pasensya na kayo kung matagal akong hindi nakapag-upload. Siyempre babawi naman tayo. So ngayon, umpisa na natin ito. So pinakita ko naman ito nung last video. So minsan na lang yung upload ko, kaya hindi ko nadadamihan yung video. Hindi ko nadadamihan yung mga sasabihin ko rito, para makita nyo na yung ibang video natin na mas importante. Okay? So kita-kits tayo mamaya mga boss. So drive lang muna kami. Okay. Okay, magandang araw sa inyo lahat mga boss. So ayan, kasama natin si Master Chinito. Ito po. Si Tom. Tom Saldo. So gumagawa po sila ng lamesa, kasi magkakabinet na si Master Chinito. Ayan, so patungan gagawin yung lamesa mga boss. Okay, so pasukin na natin mga boss yung loob ng bahay. So pakita ko lang pala uli mga boss dito sa labas. So dito pati na yung labas ng bahay ipapapintura na sa amin mga boss. Okay, so dito tapos na rin. So pintura na lang ang wala. So ang gagawin natin dito, so dati ceiling lang, tapos ngayon pati partition na, tapos kitchen cabinet, tapos pintura. So yan na yung gagawin natin dito mga boss sa project natin. So parang finishing na. So tapos na lahat na ng partition tsaka cabinet. Lahat tapos na mga boss. Okay, so ito yung partition natin na gypsum board na pinakita ko kahapon mga boss. So may corner bits din siya sa mga kanto. So ayan, naka-screw yung mga corner bits niya. So naka-parang walang gal din ito mga boss. Meron din dito yan. Naka-parang walang gal din siya. Kaya lang may parang may butas-butas. So in-screw muna namin yan bago namin muna pilihan. So pampatibay sa mga kanto. Okay, so nagmamasilya na sila. So pagkatapos yan, pipintura na. Yung iba, naglilihan na.
So yun mga boss. So ikabit na rin lahat ng kornisa pati dito sa mga kwarto. So dito sa mga kwarto nakapaglihan na sila. So pintura na lang gagawin dito. Pati dito sa kabila, pintura na lang. Okay, ang ganda. So dito sa may kusina mga boss, nakakonflate siya dati. So ngayon ang gawin natin, modular cabinet na ang gawin natin dito. So babagbagin na lahat natin yan. Tapos i-design natin yung design niya. So may lalagay pa kasi murot doon mga boss. Naglalagay tayo ng rip bag, bandaran. So kailangan din natin talagang alisin yan. Rep, tapos may lalagay pa yung range hood doon. Tapos yung oven. Tapos siyempre naka-granite na rin yan yung countertop natin. Tapos dito meron din tayong ilalagay na bar counter dito, book bar. Okay, so yan. Okay, so ito yung gagamitin natin ano dito mga boss. Para sa cabinet, kitchen cabinet, so ito na siya. Ang dirt board na white. So wala tayong magilan na marine laminated board. So kaya gumamit na lang tayo ng MDF. So mas maganda sana yung marine laminated board, yung milagin board board boss na double face. Mas maganda sana gamitin yun. Kaya lang wala tayong mabilang. Sabi ko dun sa sinabi sa akin nung pinagbibilang kong hardware, December pa daw nila in order yun, hanggang ngayon wala pa. So pati din sa kabilang hardware, ganun din yung sinabi sa akin. Okay, so ito pala yung itsura niya nung Pollard Ridge bago na masilihan. So ayan siya. Okay, so naka-screw na siya lahat bago natin yung masilihan mga boss. So may ilalagay pa tayo rito sa lagay ng TV. So may gagawin tayong square dyan. Itong banda, may square pa tayong ilalagay dyan. So ngayon, yan munang gagawin muna natin para mas malinis yung ibang sulok niya, mamasilyan natin bago natin ilagay yun. Okay. O, syempre, dito na rin mga pintura natin para sa bahay, sa buong bahay. Okay, so yan lang muna yung may papakita natin mga boss. So nagbigay na rin ako ng drawing ng kitchen. So andyan na siya. Okay, so andito na lahat ang drawing ng kitchen. Hindi nila yung makita. So yan mga boss. Okay. Okay. So yan lang muna mga boss. Siyempre babalikan natin ito sa susunod na araw. Sulit. Okay, so ito yung ginawa ni Master Chinito. Yung lamesahan niya na paggagawa niya ng cabinet. Okay, iba talaga tumira si Master. Sa ano ah? Ano yan? Okay na. O sige. So hanggang dito muna yung video natin mga boss. So kita-kits tayo sa susunod na araw. Dugtong ko na lang dito. Okay, magandang araw sa inyong lahat mga boss. So ayan, dito ulit tayo sa Aliaga. So tingnan natin mga boss kung ano yung mga natapos nila. Let's go. Okay, so ayan. So dito nagpe-prepare na sila para sa pintura. So naglilihan na sila mga boss. Tapos may lagay na rin yung lagay ng TV mga boss. Ito yung square. So ayan, so double top light. So dito sa kwarto nakapag pintura na sila dun sa kisame. So yung pader na lang, hindi pa. Tapos dito sa kabilang kwarto, so nakapagmasilya na rito. So yan na, nakapagpintura na doon sa may kisame. So yung pader na lang, hindi pa natapos mga boss. Okay. So medyo madilim lang mga boss. So dito, pinaprepare na rin ni Master yung ano natin partisan. So yan. Kung makapansin nyo, may corner bit nilagay para magpapitay. So ayan, nakapaglihan na sila rito ang banda. So dito, okay na rin dito. So pintura na lang. So dito, gumawa na rin tayo ng, minibar. So ito yung minibar natin. So wala pang takip. So modular cabinet siya. Okay. So yung ginamit nating board dito, yung report na MDF 18mm
So, yan, wala kasi yung marine na ginagamit natin, wala pong order. So, in-order natin na nag-repress kaya sa hardware last December pa, hanggang ngayon hindi pa dumating. So ito yung available na board na nakita natin doon. So ito lang muna yung gagamitin natin. Okay, so dito. So ito na yung ano natin sa may kitchen. So may ginawa akong 3D model ito. Ito. So makikita nyo dyan sa screen. So pati ito. Ayan. So paliwanag ko na rin. So ang pag-framing namin, so basic lang naman, ganito lang yung pag-framing. So makikita natin yan susunod na araw. So may partition yan. So ganun din dito sa kitchen. So ang mangyayari kasi dito, dito yung burner natin. Burner, tapos space para sa pintuan. Tapos dito yung kitchen sink. Tapos blower naman dito mga boss. So din yung blower. Tapos yung pull out dito. Okay. Yan yung pull out natin. Tapos tingnan natin pala. Kunin mo nga yung ano doon? Ayan. Yung metro. Meron tayong nakalimutan pala rito. Lalagyan pala natin ng pull out dito. Tingnan natin mamaya. Okay, so didiscard na natin siguro ito. Napupunta rito. So nakalimutan kong i-complete yung pull out dito na may lalagay. So 40 cm pala yun. Kaya ito may gaganong natin. Nakalimutan ko. So uusog natin, inalan natin ito mga boss. Tapos natapos na rin yung nandito sa taas. So andito na. So yung hanging cabinet natin nandito na. So ayun na. So ayun. Kandun na mga boss. Nandito niya. So ipapakita natin yung sa susunod na araw mga boss. Tapos yung drawer natin. So ginagawa na ni Tonyo yung drawer. So ayan. Nagtatapos na siya. So yung ginagawa natin dito, circular po lang. Tapos yung mga barena. So sa Lunes, dadalhin natin yung table saw para mas mabilis magtabas. Okay, so lang to ang discard dito sa yung master unito at si Tonyo. So yung ibang kasama natin, ang ginagawa nila nagpe-prepare na ng pintura. Okay. So yan lang mga boss. Siyempre, babalikan muli natin ito sa susunod na araw para may pakita natin. So part 1 pa lang ito mga boss. Okay. So yan. Siyempre, huwag niyong magkalimutan mag-subscribe sa channel natin. So paki-like na rin. At mag-comment na rin kayo kung may mga tanong kayo mga boss. Okay, so sana nakatulong ito sa mga nagpapabahay dyan at lalo na sa mga gustong gumawa ng ganito mga bagay. So kita-kita tayo sa susunod na video mga boss. So ingat po tayo lagi at God bless.